Ito yung gagamitin nating malagkit para sa ating gagawing biko na may munggo. Ayan, kumuha lang tayo ng tatlong takal, tatlong gatang lang, yung ating isasaing. So, anin, yung iba kasi, ang ginagawa nila, gata na yung ipinanghahalo dito, ang pinangsasabaw sa malagkit ay gata. Rice cooker kasi ang ating gagamitin, medyo hindi tayo sanay sa ganong proseso, kaya iibahin natin yung ano, process niya. Magluluto tayo ng biko na may munggo. So, gagamit tayo ng 3 cups of coconut milk. Missy, quiet. 3 cups of coconut milk. 1. So, kung 3 cups ang inyong malagkit, 3 cups din yung ating what call this? Coconut milk. So, parang 1:1 siya. Pag isang cup yung malagkit, isang cup yung gatas, isang cup yung ating gata. So, ayan. May natira pa siyang konti. So, ilahat na natin. Ayan. Konti lang naman yung natira. Para wala nang ano. So, ayan siya. At isama na natin yung 2 cups of sugar. So, ito yung gagamitin natin na takalan ng ating asukal. 2 cups. So, ito na yung ating first cup na sugar. Oh, ito yung ating susunod na cup. So, kinapos tayo sa brown sugar, sa dark. Dapat kasi dark brown. Konti lang naman yung ating nagamit na light sugar. So, kinapos tayo kaya ayun, tayo ay nagdagdag ng ano. Mas maganda kasi sabi ko kung dark sugar ang ating gagamitin. So, bring to boil na natin siya. Buksan natin yung kalan. Start na tayo ng pagluluto. Atin na siyang haluin. Medium heat lang ang aking ginalit ng aking apoy. So, hintayin lang natin siya na kumulo bago natin ilagay ang malagkit. Ayan, nilagay na natin ang ating malagkit. Na lang siya pa pipikatin or atin na lang siyang kukunatin. Kaya continuous halo lang ang ating gagawin. So, we need some patience talaga sa pagluluto ng mga ganito kasi hindi pwedeng apurahin. So, kung gagawin niyo 'to sa negosyo,
compute nyo lang kung magkano yung nagastos nyo, lahat-lahat, pati yung oras na inubos nyo habang niluluto nyo siya. Tapos plus lang lang, plus 30 or 20% or 50%. Ganun lang naman ang pag-ano ng negosyo. Ang pag ano, pag gusto niyo magbenta ng mga ganitong pagkain, lalo na at puso na ngayon talaga ang online na pag-order. At kung gusto niyo talagang makakuha ng mga tips tungkol sa pagninegosyo, panoorin niyo yung channel ni Viv Quinto. Ayan, nakita niyo sa screen. Si Viv Quinto ay nagluluto ng mga pang-business na pagkain. May mga tips din siya doon. Kaya shout out to you, Viv Quinto. Papipikatin muna siya bago natin ilagay ang munggo. So, yung ating munggo na gagamitin dito ay 1 cup na munggo. Ang munggo na ginamit ko dito ay yung red na tawag doon, red beans. Yun ang ginamit ko sa kanya. Pwede kayong gumamit kasi mas mahal yun. Dahil nga pangkain lang naman natin to. So, kung pang negosyo nyo, pwede kayong gumamit ng green na may na munggo, yung pangkaraniwang munggo. Yung kulay green, yun lang ang gamitin nyo. Para hindi masyadong mahal. So, ayan, maglalagay na tayo ng ating 1 cup na munggo. So, ito yung ating munggo. Lalagay na natin sa kanya. 1 cup lang yung ating nilagay sa kanya. Itong recipe na to, syempre ginaya lang din natin to, di ba? Lahat naman ng mga nagluluto dyan, aminin, hindi naman natin sariling mga recipe yan, ginagaya lang din natin yan sa mga kapwa natin YouTuber. Pero syempre, meron tayong konting idinagdag at konting ibinawas. Ano na yan eh, instinct mo na yan eh. Pag ikaw talaga ay isang passion mo ang pagluluto, alam mo yung nagsasabi, alam mo yung luto na talagang maganda yung pagkakaluto. At totoo yung recipe. Ganun lang naman. Instinct mo na yun, maano mo yun, makukuha mo talaga na ano, kung paano talaga yung paraan, magkakaroon ka ng, kukuha ka sa kanila ng idea, pero merong papasok sa isip mo na panibagong idea. So, yung pinanood mo, at ngayon ay sinishare mo, nadadagdagan yung idea. Kasi syempre, yung pinanood ko ay maramihan. Eh, itong aking lulutuin ay pangkain lang, pangbahay lang. So, mag-a-adjust ka ng sukat. I-adjust mo yung mga, ano, kung gaano kadami. So, yung magninegosyo, kwentahin na lang tong ano na to para alam niyo kung gaano kadami yung inyong gagamitin. Ayan. Dahan na tayo dahan sa ating biko with munggo. Ayan, ganyan na siya ka-stick. Ayan, kumakapit na siya. Rishi, lick this. You lick it. No, hold it. Hold it. Like that. And then lick it. Ayan, sobrang look, malakit na siya. Look. Stop. Stop it. Throw it, Rizzy. Throw it on the garbage. Ayan. So, okay na. Papatayin na natin ng apoy. Dahil siya ay luto na. At hihintayin na lang nating lumamig. At
sana ay mapakita po ang paggawa natin ng latik kasi tayo ay may problema, naubusan tayo ng nyug. Kaya mukhang hindi natin malalagyan ng latik. Madali lang naman gumawa ng latik, mga guys. Kaya kahit na hindi natin maipakita yung pag lulutong latik, yun ay madali lang. So that's it, mga guys. Thank you so much for watching. Ayan ang ating munggong biko. Biko na may munggo. Ayan, nagulat ako kasi biglang nalaglag. Biko na may munggo. That's it. Ayan, sasali na natin siya. At pala namikin. 1, 2,